Hi guys. Yan. Yan, magkasama po kami ngayon ni Tatay Mojing. So, Tay, happy Father's Day. Tay, Father's Day po. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you. So, yun guys, sa lahat po ng mga fathers po diyan, happy Father's Day po sa inyo lahat. So, guys, start po kami ngayon sa Barangay Tres. Yan. Ako, isinama ako ni Tatay Monching. Itinuro ako dito. So, yan guys. Yan po yung Mount Makiling. Medyo may ulap pa. Yan. Medyo bumaba yung ulap sa gitna. So, guys, sa totoo po talaga yan. Si Maria Makiling po ay isang diwata. Tapos, siya daw po ay nagpapanggap na tao. Tapos, kumbaga tayo, di ba, minsan, sa panahon ho natin ngayon, parang ang hirap paniwalaan yung may mga parang kababalaghan or mga sabi-sabi, pero mas maganda na rin po guys yung tayo ay nakikinig sa mga kasaysayan ng bawat kasaysayan sa kalikasan, especially po sa kalikasan. Wala naman po kasing mawawala sa atin kung tayo po ay nakikinig sa mga kwento. So si Maria, tanda-tanda ko po nun, tayo, di ba, tanda mo nun nung bumagyo. Nung si Milenyo. Yun, guys, bagyong Milenyo. Ang sentro po ng bagyo ay dito sa Batangas. Alam niyo po ba, guys? First time po sa history ng Santo Tomas Batangas na binaha po kami. Pero kami naman po, yung bahay po namin ay nasa mataas po ang lugar, mataas na lugar. Doon sa parte po ng San Antonio, Santo Tomas, Jollibee, San Bartolome, yan po yung mga binaha, Ultimo Kalsada. At yung pong Jollibee po dyan sa Santo Tomas, talagang nabasag po, pati Rose and Grace, restaurant, mga basag po yung mga salamin dyan guys. So batay po dun sa kwento, ay bumaba si Maria Makiling ng hingi ng tubig, ay hindi nabigyan. Kaya minsan guys, halimbawa pagka po may mga napunta sa ating bahay, sabi, painom naman ako ng tubig, pain konti, sabi ron ng lalaki, dito ro ang tubig ay binibili. Kaya sabi ro naman ng matanda, meron makiling, siya gusto nyo pala ang tubig eh. Bibigyan ko kayo na maraming tubig. Yun nga, ito Milenyo. Yun, so yun ito, guys. Itong bundok hindi nadadali ng bagyo eh, dali ng Milenyo. Yun nga guys, first time nga po nangyari sa history dito sa Batangas. Ano ba nung ano, di ba, batay sa kasaysayan dito sa atin sa Batangas, tandaan nyo ba yung unang bagyo na kung saan ay first time sa history nang Batangas na tayo ay binaha. Yan, puro tubig lang. Pero yan, walang puro, hangin. Yun guys, puro tubig lang po yung ibinigay sa amin ng bagyong walang hangin. Walang hangin, kundi konti lang, mas sinalasa kami ng tubig. Kasi nga po, batay po sa kwento, ang mga diwata guys, ang mga diwata ay hindi natin masasabi kung ano itsura at kung paano sila sumusubok sa tao. Ngayon, nababa pa rin sa bayan yan eh. Yun po guys. Ngayon, nababa pa. Si tatay po kasi yung mga matanda sa una. Yan. yung kanyang mga tatay, yung kanyang mga ano, talagang alam nila yung mga history. Kaya... sabi ng tatay ko, hindi yung bundok niya, yung dadulo niyan, 2 hektarya luang. Mabilin nyo guys, 2 hektarya ang luang ng dulo. Oh. Nakikita nyo ba yung dulo ng Makiling na yan? Sinasabi na ang dulo po ng Makiling na yan ay 2 hektarya. Ang luang. Imagine niyo po yun guys. At bagtay din po sa likod po ng Mount Makiling na yan, naandiyan din po ang maraming resorts na matatagpuan sa Los Baños, Laguna. Okay. So guys, ito na rin po si Lola Damian po ay namatay, 100 years old. At ang mother po ni Tatay Monching namatay, 90 years old. At bate rin po sa historical o kasaysayan po ng Mount Makiling na yan, nung nagkaroon po ng gera, 1945. So guys, tanda-tanda ko pa. Bate po sa share ni Tatay Monching. 1945, yan pong bundok na yan. Diyan po nagsitaguan ang mga kapwa natin Pilipino. Nung panahon po ng hapon. So nagluluto po sila daw, bati sa sinasabi ni Tatay Monching, nagluluto sila ng gabi diyan sa bundok ng Mount Makiling. Hindi pwede sila magluto ng araw sapagkat nandiyan ang mga hapon.
So yun guys, sana po nagustuhan niyo yung konting kwento namin about sa kasaysayan po ng Mount Makiling. So guys, maraming salamat po. Wala na po. Ay, dumaan yan. Dahil bukol. Inuman eh, no? Mm-hmm. Ano? Wala lang mag-inom. Ayan guys, ito yung barangay 3. Ayan. Parang may pag-atas ka. Maganda tayo. Maganda yung, ano, yung content natin.